Ama ang Yahuwa, na banal at makapangyarihang kapu sa lahat. Sa umagang ito ay nagpapasalamat kami sapagkat taglay namin ang aming buhay at lakas. Lalong-lalo na, Ama, ang aming karapatan na purihin, sambahin ang iyong banal na pangalan. Patawarin mo sana kami sa aming mga nagawang pagkukulang, sa aming mga kasalanan na nagawa sa iyo, Ama. Huwag mo sanang tititigan ang aming kahinaan, Ama. Manapay palakasin mo sana kami at bigyan mo pa kami ng pagkakataon upang maipakita sa iyo ang aming katapatan sa iyo, Ama, at makapagpatuloy kami sa pagsamba at pagpuri sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat at iningatan mo kami, bagamat laganap ang maraming karamdaman sa mundong ito, pagamat laganap ang kahirapan, Ama, patuloy ang iyong mga lingkod na nakatatayo at patuloy pa kaming may karapatang pumuri sa iyong banal na pangalan. Sana'y basbasa mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na, Ama, ang may mga pangangailangan sa buhay. Sana'y pagkalooban mo sila ng kanilang mga kailangan sa kanilang buhay, ang mga may karamdaman, sana'y palakasin mo pa sila at pagalingin mo sila, Ama, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan at kakilala, Ama, na sa kung ano man ang kanilang kahilingan sa iyo, ipagkaloob mo sana, Ama, upang pagdating ng araw, makasama rin namin sila sa ganitong pagsamba at sa ganitong pagpuri sa iyong banal na pangalan. Sa aming paglalakbay sa mundong ito, huwag mong kalilimutan ang bawat isa sa amin. Pagkalooban mo sana kami ng lakas ng loob. Pagkalooban mo kami ng sapat na pananampalataya upang makapanatili kami sa iyong banal na iglesia. Huwag mo sana kaming iiwan, Ama, lalo-lalo na sa panahon ng kahirapan. Sana'y samahan mo kami lagi upang magkaroon kami ng inspirasyon sa aming buhay, upang magkaroon kami ng lakas ng loob, upang makapagpatuloy sa aming paglalakbay sa mundong ito. Basbasa mo sana ang mga aral na aming maririnig sa umagang ito, Ama. Sana'y maging inspirasyon sa bawat isa sa amin. Ito sana magtuturo sa amin upang kami maging mabuting Kristiyano, maging mabuting tagasunod mo, Ama, upang sa ganun manatili kaming tapat sa aming paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Basbasa mo sana ang iyong lingkod na maghahayag ng iyong mga banal na aral. Samahan mo siya ng iyong banal na espiritu upang sa ganun naman ang lahat ay makinabang at maging ang aming pagsama ay maging karapat dapat sa iyong banal na pangalan. Basbasa mo sana ang munting handog ng iyong mga anak. Magamit sana ito sa mabuting
paraan, Ama, lalong-lalo na sa pagsamba namin at pagpuri sa iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Tayo ay walang sawa na nag-aalay ng maraming pasasalamat sa Ama. Katulad ng ipinanalangin ng ating kapatid, namamalagi ang ating lakas at buhay at namamalagi ang ating pananampalataya sa Kanya. Sumasampalataya tayo na ang Diyos ay nakatunghay, si Yahuah ay nakatunghay sa atin sa pagkakataong ito. Ibig niyang tayo ay matutupa ng mga karunungang galing sa Kanya upang matyak natin na sa bawat pagtupad natin, nagagawa natin ang sa Kanyang ikalulugod. Gaya ng ating paksa ngayon ay ukol sa unity and uniformity. Sa Tagalog, ang pagkakaisa at ang uniformidad. Alam niyo mga kapatid, kahit na maraming tao ang nag-iisip at nagsasabi na ang dalawang salitang ito, yung unity at uniformity, ay pareho, maraming mga pagkakaiba po sa pagitan ng dalawang salitang ito. Ang unang mahalagang malaman natin marahil ay ang kanilang kahulugan upang lalo nating maintindihan, lalo nating maunawaan ang mga pagkakaiba na ito. Ang pagkakaisa po, mga magulang at mga mahal na kapatid, ay tumutukoy sa pagsasama o pagkakaisa ng isang pangkat ng mga tao. Samantalang ang uniformity o pagkakapareho ay ang estado o kalagayan na laging magkaroon o ang pagkakaroon ng parehong anyo, parehong paraan o degree o katayuan. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan po ng unity and uniformity ay ang kanilang pagtanggap sa mga pagkakaiba. Kapag po may pagkakaisa, ang mga tao ay may posibilidad na magparaya o magpahintulot at tanggapin ang mga pagkakaiba-iba. Ngunit ang pagkakapareho ay nagpapahiwatig na ang lahat ay magkatulad. Kaya walang lugar para sa mga pagkakaiba-iba. Kaya, mahalaga po sa bahagi ito ng ating pag-aaral na alamin natin ang kahulugan ng unity and uniformity. Umpisahan natin, basahin galing sa differencebetween.com, ganito po ang isa sa kahulugan at ang ibinigay na kahulugan ng unity. Gaya ng mababasa natin dyan sa screen, unity refers to the union
or harmony of a group of people. Unity also can refer to qualities such as togetherness, harmony, and integrity of a group. For example, the harmony and togetherness between the members of a family can be described as a unity in the family. National unity refers to the harmony between different sections of people in a country. When there is unity in a group of people, they treat each other with respect and tolerate each other's differences. Sa Tagalog po, babasahin natin ito kapagkat ito'y pagsambang Tagalog. Hindi lang natin maiwasang basahin ang English sapagkat talagang English ang ating ginamit na referensya, mga kapatid. Kaya alang-alang sa ating mga talagang mahilig sa wika nating pinagtubo na ating natutunan, yung wika nating pambansa, Tagalog, ito katumbas niya. Sinikap nating isalin. Ang pagkakaisa po ay maaaring tumukoy sa mga katangian tulad ng pagsasama o pagkakatulad o pagkakasundo at integridad ng isang pangkat. Halimbawa, ang pagkakaisa ng pagsasama ng mga miyembro ng isang pamilya maaaring mailarawan bilang isang pagkakaisa na pampamilya. Di po ba? Tuloy natin. Ang pambansang pagkakaisa ay tumutukoy sa pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang mga seksyon ng mga tao sa isang bansa. Kapag may pagkakaisa sa isang pangkat, ang mga tao tinatrato nila ang bawat isa nang may paggalang at pinapayagan ang mga pagkakaiba-iba ng bawat isa. Kaya mga kapatid, sa Tagalog, ang ibig sabihin po ng unity o pagkakaisa, gaya ng narinig na po natin, ay maaari rin tumukoy sa katangian tulad ng pagsasama, pagkakasundo, at integridad ng isang pangkat. Nagbigay pa ng ehemplo, ang pagkakaisang wika at pagsasama ng mga miyembro ng isang pamilya, ay yan po ang tawagin natin pagkakaisa ng pamilya. Diba? Unity sa isang family. Mayroon ding tinatawag na national unity o pambansang pagkakaisa. Yan ay tumutukoy sa pagkakaisa sa pagitan po ng iba't iba. Pansinin natin, iba't ibang mga seksyon ng mga tao, iba't ibang level ng kalagayan sa buhay ng tao. Pero kung tawagin ay pagka mayroong national unity, kahit iba't ibang level, kategorya, status ko, kalagayan ng tao sa buhay na ito, nagkakaisa-isa pa rin sila. Nagkakaisa nga, di ba? Kaya kapag kami pagkakaisa mga kapatid sa isang pangkat o isang bansa o sa isang lipunan ng mga tao, tinatrato nila ang bawat isa sa kanila nang may paggalang at iginagalang din nila yung pagkakaiba-iba. Kasi mayroon tayong iba't ibang opinion, di ba? May iba't iba tayong mga kinagis ng kaugalian, tradisyon. Kaya yan ang kahulugan ng unity. Puntahan naman natin ang ibig sabihin po ng salitang uniformity. Diyan din sa differencebetween.com, basahin natin muna sa English, ganito po ang nakasulat. Uniformity is the quality or state of being uniform. Uniform refers to always having the same form, manner, or degree. Thus, uniformity is similar to consistency. For example, uniformity can be found in a block of houses that have the same design. That is, when things are uniform, everything or everyone looks alike. That is why it's called uniform. Di po ba? There are no differences. If the word uniformity is used to refer to a group of people, the members of this group would look or behave alike. For example, a uniformity can be found in a group of students wearing school uniforms
or in a group of people at a temple. However, in these instances, similarity can be found only in outward appearances. These people may be completely different from outside. Sa Tagalog po, ang pagkakapareho o yung uniformity, sa ibang salita ay pagkakatulad, ay ang kalidad o estado ng pagiging pare-pareho. Ito ay tumutukoy sa laging pagkakaroon ng parehong anyo o paraan o degree o katayuan. Kaya ang uniformity o ang pagkakapareho ay katulad ng hindi pagbabago. Walang pagbabago. Halimbawa, ang uniformity o pagkakapareho po ay matatagpuan sa isang bloke ng mga bahay na may parehong disenyo. Yung ba may mga subdivision na uniform ang lahat ng bahay? O, maging sa mga duplex houses, may mga makikita tayong uniformado eh. Kaya uniformity yan. Yun ay kapag ka ang mga bagay ay pare-pareho. Lahat ng bagay o bawat isa ay magkakamuka. Walang pagkakaiba. Kung ang salitang uniformity ginamit upang tumukoy sa isang pangkat ng mga tao, ang mga miyembro ng pangkat na ito ay magkamuka o magkakaugali. Halimbawa, ang isang uniformity o pagkakapareho ay matatagpuan sa isang pangkat ng mga mag-aaral na nakasuot ng uniforme sa paaralan o sa isang pangkat ng mga tao sa isang templo. Ang mga estudyante, di ba may uniform, pare-pareho ang kanilang uniforme, pero magkakaiba mukha. Pareho lang yun sa uniform. Gayunpaman, tuloy natin, sa mga pagkakataong ito, ang pagkakapareho ay matatagpuan lamang, pansinin natin, sa panglabas na kaanyuan. Gaya ng sabi ko, magkakaiba mukha, uniform sa uniform nila pagdating sa kasuotan. Kaya ang sabi dito, matatagpuan lamang sa panglabas na kaanyuan eh, ang pagkakapareho. Ang mga taong ito ay maaaring ganap na naiiba mula sa labas. Kaya yan ang kahulugan ng unity at saka uniformity. Hindi na natin kailangan pang i-elaborate yan. Malinaw na po yan, mga kapatid, na nababasa natin ating pong pakinggan din sa salin ng ating ginawang pagsalin sa Tagalog. Punta natin sa Biblia, mga kapatid. Ano ang sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol po sa unity? Pakinggan natin sa awit 133. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaisa o sa unity? Ang wika ay napakabuti, pagkabuti at pagkaligaya. Sa ano? Sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Kaya sa ibang salita, sa pagkakaisa, in unity, may kabutihan at may kaligayahan. Kaya lang magulo at may kalumbayan pagka may disunity. Hindi po ba? Kaya hangarin natin. Pilitin natin ating pong lunggatin na tayo ay magkaisa. Nang ngayon, ayon sa Biblia, nagpatuloy po ba ang pahayag na ito ng Biblia tungkol sa pagkakaisa hanggang sa panahon ng ating Panginoong Yahusha sa 17:11 ng Juan? Ito nakasulat. Ang pahayag ay pahayag ng Panginoong Yahusha, sinulat ni Apostol Juan, at wala na ako sa sanglibutan. At ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo,
na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo, ako'y sa kadila at ikay sa akin, upang sila'y malubo sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Yung po bang aral na pagkakaisa, nagpatuloy po ba yan sa panahon na ating Panginoong Yahusha Kristo? Opo, ito ay tagpo ng ang ating Panginoong Yahusha Kristo'y nananalangin sa Panginoon Diyos. Ano ang kanyang wika? Oh, ang sabi niya, wala na ako sa sanglibutan. Bakit? Sapagkat ako'y paririyam sa iyo. Pero ang mga ito ay nasa sanglibutan. Sino yung mga ito? Ito yung mga ibinigay ng Diyos kay Yahusha Kristo. Alam kong alam ninyo, alin ang ibinigay ng Diyos kay Kristo at iginaragdag ng Diyos sa iglesia araw-araw ang maliligtas? O di yan ang iglesia? Miyembro sa iglesia? Anong hiniling ng ating Panginoong Yahusha sa ating Panginoong Diyos na si Yahuah na kanyang ama? Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Anong hangad niya? Upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Marami ba sila? At maaring sila po ba ay mayroong ika nga ay pagkakaiba-iba? Oo, siyempre, mayroon. Pero ang mga taong iyang miyembro, kahit na nagkakaiba-iba sa guro ng tradisyon, kultura, at sa kapag-uugali, pero ang sabi riyan ng Kristo Yahusha sa kanyang ama na ating ama rin, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, ama, sa akin at ako'y sa iyo. Anong uring pagkakaisa? Ang sabi po sa 23, ako'y sa kanila at ikay sa akin upang sila'y malubos. Malubos sa pagkakaisa. Perfect unity. Gaano kahalaga yan? Ang sabi niya sa Biblia, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. Isa yon sa dapat nating mapansin. Ang pagkakaisa natin, yan po ay marka, yan po ang katibayan na ang Kristo'y isinugo ni Yahuah. Hindi lang yan, sabi pa, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Kung ganon, ang solido na pagkakaisa natin na kaalib sa loob ng Iglesia ni Yahusha ay tatak na ang Kristo'y isinugo ng Ama. Tatak din na tayo tumanggap ng pag-ibig ni Yahuah at ni Yahusha. Kaya mahalaga po ang pagkakaisa, mga kapatid. Kailangan natin yan. Ngayon, natutunan po ba ng mga alagad ni Yahusha gaya ng mga apostol ang aral ukol sa pagkakaisa? Paano ipinahayag ng Apostol Pablo ang tungkol sa aral na ito? Tuloy natin sa 1 Korinto sa 1:10. Salamsa. Now I beseech you, my brethren, in the name of our Lord Yahusha the Christ, to be of one accord, and let there be no divisions among you, but to be perfectly united in one mind and in one thought. Hindi na natin kailangan ipaliwanag siguro yan, pero alang-alang sa mga matatanda nating mga kapatid, ano ho, na gusto talaga yung Tagalog, ang ibig lang sabihin, now I beseech you, sa ibang sa Tagalog, ngayon aking ipinamamanhik o ipinakikiusap, my brethren, mga kapatid, in the name of our Lord Yahusha the Christ, sa pangalan ng ating Panginoong Yahusha Kristo, ang Kristo, oh, to be of one accord, na kayo magkaroon ng pagkakaisa, maging isa. And let there be no divisions among you. Huwag magkaroon sa inyo ng pagkakabahabahagi. But be perfectly united in one mind and in one thought. Kundi malubos kayo sa pagkakaisa sa isang isip at pag-iisip. Kaya mga kapatid, gaya ng ating nabasa kanina, sabi ng Kristo, malubos kayo sa pagkakaisa. Iyan din ang itinuro ng Apostol Pablo. Be perfectly united. Kaya mga kapatid, tayo bilang iglesia ni Yahusha, sangkap ng iisang katawan, kailangan tayo po ay nagkakaisa, lubos, solido, complete unity. Huwag magkaroon ng anumang division. Tatandaan po natin mga kapatid,
Ang training ground ng makakarating sa bayang banal ay dito sa lupa. Hindi na tayo ititrain doon sa langit pag nandun ka na. But pumasa ka na eh. Pumasa na tayo eh. Kung loloobin ng Ama. Ito ang training ground. Kaya itong ating pinag-aaralan, mga mahal na kapatid, ibuhay po natin. Kailangan po makita ito sa atin. Handa tayong makipagkaisa. Gustong-gusto ng Diyos yan. O, na tayo ay magkaisa. Aral niya yan eh. Kaya ayaw natin na tayo ay nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Kaya ang sabi diyan, let there be no divisions among you. Ngayon, ano po ba ang bumangong suliranin noon sa mga magkakapatid sa iglesia kung kaya't ipinaalaala ni Apostol Pablo diyan sa 1 Corinto 1:10 na tayo ay magkaisa. Solidong pagkakaisa. Tuloy natin ang basa. Sa 10, tuloy natin ang 11 hanggang 13 sa Tagalog na. Sapagkat nabalitaan ko, mga kapatid, ang tungkol sa inyo mula sa sambahayan ni Chloe, tigil muna natin. Nabalitaan ni Pablo, si Pablo'y nangangasiwa sa iglesia. May nag-report sa kanya. Alin yun? Yung sambahayan ni Chloe? Anong in-report ni Chloe ng sambahayan ni Chloe? Tuloy natin. Na may pagtatalo-talo sa inyo. Kaya pala ipinaalaala ni Christ ni Apostol Pablo eh. Diba? Be perfectly united. There should be no divisions among you. Sabi ni Pablo sa 1 Corinto 1:10. Kundi malubos kayo sa pagkakaisa. Bakit? Nagkaroon ng pagtatalo-talo eh. Paano yon? Ito ang pagtatalo-talo. Ganito ang ibig kong sabihin. May ilan sa inyo na nagsasabi, kay Pablo ako. O kay Apollos ako. At kay Pedro ako. At ang iba naman, kay Kristo ako. Nahahati ba si Kristo? Si Pablo bang ipinako sa krus para sa inyo? O binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Bakit po naudyukan ng Espiritu Santo itong si Apostol Pablo sa 1 Corinto 1:10 kanina nang sabi niya, pinaaalalahan ng kayo, ipinamamani ko sa inyo, I beseech you na kayo ay magkaisa, solidong pagkakaisa, walang pagtatalo-talo. Eh, nagkaroon nga ng pagtatalo-talo kasi. Kaya, nagpaalaala ang Apostol Pablo. Paano nagkaroon ng pagtatalo-talo sa unang iglesia na pinangasiwa ng Apostol Pablo? Nalito sila, hindi nila maintindihan yung mga ibang kapatid kung sino ang kanilang dapat na sunding tagapanguna. Ano sabi ng iba? Kay Pablo ako. Yung iba naman, kay Apollos ako. Yung iba naman, kay Pedro ako. Mga iglesia yan. Kaya pag sinabi nga ko'y kay Pablo, hindi sila kay Apollos, nagkaroon na ng pagkakahati-hati. Pag sinabi nga ko'y kay Apollos, hindi sila kay Pablo. Hindi rin sila kay Pedro, nagkaroon na rin ng pagkahati-hati. Pag sinabing kami kay Pedro, edi hindi sila kay Pablo, hindi sila kay Apollos, parehong mga iglesia ni Cristo yan. Mga miyembro ng iglesia yan. Kaya nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, pagtatalo-talo kung sinong kanilang susundin. Pero ano ngayon ang sinabi diyan sa talatang binasa natin? Sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, kasi ang sabi, at ang iba naman ay kay Kristo ako. Yun ang tama. Bakit natin nasabing tama? Ang tanong ni Pablo, nahahati ba si Kristo? Sige nga, yan ay mga categorical question. Nahahati ba Kristo? Ano pa? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Si Pablo may sabi niyan, pero sarili niya, ginawa niyang halimbawa, ako ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Matumpas ng sinabi ni Pablo yan. O binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Nandiyan na rin ang sagot. Siyempre, ang ipinako sa krus ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yahusha Kristo. Ang mga tao ay binautismuhan din hindi sa pangalan ni Pablo, Apollos at Pedro kundi sa pangalang Kristo. Kaya mga kapatid, naresolba ang problema. Di po ba? Bakit? Nagpaalaala. Kaya yan ang tungkulin ng mga ministro pagka nagkakaroon ng konting animosity na parang nagunti-unting umuusbong ang pagkakababahagi sa samahan ng Iglesia ni Yahusha, nire-resolve yan ng mga ministro sapagkat yan din ang ginawa ng apostol na si Pablo
Yan din ang gagawin natin, mga kapatid. No? Kailangan magkaisa tayo. Kaya yung problema ay tungkol sa pananampalataya. Tamang pananampalataya kung sinong dapat sundin. Di ho ba? Yan nga minsan ang problema eh. Pagka sinabi, I am one with. I am one with. Ay Diyos ko, I am with. Kaya sila ngayon, doon sa kung kanino sila one with, eh yun ang sikat para sa kanila. Nakalimutan lang Kristo eh. Na siyang namatay sa krus. Nakalimutan na na dapat nang bautismuhan sila o tayo eh sa pangalan ni Kristo, kasamang pangalan Kristo. Binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak, di ba si Kristo yun, at ng Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Eh yung iba eh, I am one with, eh naging kasama na lang nila yung taong yun. Yun ang pinasikap nila. Nawala na pati yung pangalan Kristo doon sa sabang yun eh. Pero ang pangalan ng kanilang samahan, after Christ tinawag. Hanggang doon lang, parang formality lang eh. Pero yung leader nila, ayun, one na sila doon sa leader nila. Kaya anuman ang sabi ng leader nila, amen! Anuman ang sabi ng leader na, siya nga po! Anuman ang sabi ng kanilang leader, eh opo, ganun sila. Pero ating tinitiyak mga kapatid na dito sa ating samahan, hindi si ang dalawang ministro ang inyong susundin. Tayong lahat ay susunod kay Yahusha Kristo. Siya po ang ipinako at siya po ang ating tagapagligtas. Ngayon, mga kapatid, ano pa ang nagpapatotoo na ang kaisahan sa iglesia ay kaisahan sa pananampalataya at hindi tumutukoy sa uniformity? Ito, pakinggan natin sa Efeso. Ganito nakasulat sa 4:2-6. Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan. May pagtitiyaga at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Gawin ninyong lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Nandoon na naman ang salitang pagkakaisa. Bakit dapat tayo magkaisa sa Espiritu sa buklod ng kapayapaan? Ang sagot ay nasa kasunod na bersikulo. May isang katawan at isang Espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang dakila kay sa lahat at siyang kumikilos sa lahat at nasa lahat. Ano pa po ang nagpapatotoo ng kaisahan sa iglesia ay kaisahan sa pananampalataya at hindi tumutukoy sa uniformity. Dito sa binasa natin, mga kapatid, ay mapapansin natin ang itinuro ng apostol ni Pablo, na si Pablo sa mga taga-Epeso. Ano ang kanyang pahayag? Ang sabi niya, gawin ninyong lahat ng inyong makakaya. Give your best. Ano yun? Upang mapanatili ang pagkakaisa sa Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ano ang dapat nating pagsikapang gawin, mga kapatid? Yung mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sa ating Bible study kahapon, ang kasalanang walang kapatawaran, kung tawagan ng espiritual na kaparusahan ang kanyang tatanggapin, yung pong laban sa ipaglapastangan sa Espiritu Santo. Ikaya iniingatan natin ang ating pagkakaisa sa Espiritu ng buklod ng kapayapaan. E paano ho mangyayari po yun? Kailangan po magkaroon tayo ng lubos na pagpapakumbaba. Kailangan tayo maging maamo at may pagtitiyaga. At kailangan marunong tayong magparaya sa isa't isa. Paano natin magagawa po yung pagpapakumbaba, kaamuan, pagtitiyaga, magpagpaparaya sa isa't isa? Yan ay magagawa lang sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung may pag-ibig, marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong maging maamo, marunong tayong magtiyaga, marunong tayong magparaya o mag-give ng way sa ating kapatid. Hindi po ba? Eh bakit nga dapat tayong mabuklod sa isang pagkakaisa sa Espiritu ng kapayapaan? Kasi, kaya pagkakaisa, kasi nga may isang katawan.
Ano pa? May isang pag-asa rin. Ano pa? May isang Panginoon. Ano pa nga? Isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang dakila kaysa lahat. Kaya mga kapatid, puro isa yan. Kaya dapat tayong magkaisa. Matutupad po ba natin ito? Opo. Kailan? Kung tayo, inuulit ko, ay may pag-ibig. Sabi nga, ang pag-ibig, sa pag-ibig, walang imposible. Dahil sa pag-ibig, ang mga imposible nagiging posible. Di po ba? Kaya malaki nagagawa ng pag-ibig eh. Di nga ba, sabi doon sa Korinto eh, may tatlong mahalagang kailangang taglay ng tao. Ang pag-asa, ang pananampalataya, ang higit sa lahat ay ang pag-ibig. Eh bakit? Sa tatlong binanggit ng Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, ang dakila ay pag-ibig. Sapagkat ang pag-asa, dito lang yan. Ang pananampalataya, dito lang yan sa lupa. Pag nasa langit na tayo, ang pag-asa natin, nakamtanan natin, eh di wala na. Ang pananampalataya natin sa mga bagay na hinihintay, sa mga bagay na hindi pa nangyayari, nakamit na natin, di wala na. Nakamit na natin eh. Eh anong mananatili ron? Ang pag-ibig, patuloy nating sasambi ng Diyos, patuloy nating pupuri ng Panginoon Diyos at ating luluwalhati ng kanyang pangalan, bunga ng pag-ibig. Kaya nasa atin na ba yung pag-ibig na yan? Sana po hangarin natin, mga kapatid. Tao lang tayo. Minsan nagagawa natin yung bagay na ayaw natin, pero pagkatapos, pinagsisisihan natin. Kaya magkaroon tayo ng self-control para umira lang. Pag-ibig, pag-ibig. Napakahalaga no, mga kapatid. Oh, kaya, mahalagang atin pong matandaan yan. Isang katawan, inuulit ko, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang bautismo, isang Diyos, isang pananampalataya. Pero ano rin ang dapat nating isaalang-alang? Ang pagkakaiba-iba. Iisa pananampalataya natin. Pero hindi tayo magkakamukha. Di ba? Hindi tayo magkakapareho. O, iba lakad ko, iba lakad nyo, iba tenga ko, iba sa tenga ninyo. Pareho nakakarinig kung walang diferensya. Pero mayroon pong pagkakaiba-iba. Di ba? Pero nagkakaisa sa pananampalataya. Ngayon, ano po ang katunayan? Na bagaman may iisang pananampalataya ang mga kapatid noon, unang siglo, ay mayroon din silang pagkakaiba-iba. Basahin natin to sa aklat ng mga gawa. Ganito na kasulat. May ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea na nagtuturo ng ganito sa mga kapatid. Malibang kayo, ang tinutukoy nila ay ang mga hintil. Maliban kayo tulin o halasin ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Naging judgmental itong ibang mga kapatid noon. Ano? Mahigpit na nakipagtalo sina Pablo at Bernabe sa kanila tungkol dito. Tungkol dyan sa pag-ahalas o pagtutuli ng mga hintil. Nagkaroon sila ng konting ika nga pagtatalo. At dahil na naging mainit ang kanilang salungatan, sina Pablo at Bernabe kasama ang iba pa, ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang isangguni ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatandang tagapamahala ng iglesia. Hindi sinabi dyan, no? Upang isangguni ang suliraning ito sa namamahala o sa punong ministro. Walang ganon. Ang sabi riyan, upang isangguni ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatandang tagapamahala ng iglesia. Nang makarating sila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng buong iglesia ng mga apostol at ng matatanda. Iniulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit tumindig ang ilang kaanib sa pangkat ng mga pareseyo at nagsabi, kailangan tuliin o halasin ang mga hintil at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Atin mo nang ipaliwanag yan. Mahaba po yan eh. Ano ang pangyayari noong unang panahon? Kaya bagamat iisang pananampalataya, iglesia sila ni Kristo eh. Pero nagkaroon ng konting pagkakaiba-iba o pagtatalo. Eh tungkol dyan sa mga hintil na aanib sa iglesia.
May mga kapatid na dumating sa Antioquia mula sa Judea. Eh, anong ginawa nila? Nagturo sila sa mga kapatid. Ano lang sabi nila? Eh, malibang kayo, o yung mga hintil, ay tulino halasin ayon sa kautusan ni Moises. Hindi kayo maliligtas para silang si Kristo, no? Naging judgmental itong mga galing sa Hudiyang mga Kristiyano. Kaya, ang ginawa ni Pablo at Bernabe, eh, sila'y nagkaisang pumunta sa Jerusalem. Eh, ano layunin? Para dalhin doon ang problema at isang guni. Bakit? Sino nandoon? Ang mga apostol at sa matatandang tagapamahala ng iglesia. Eh, nang nakarating sila roon, tinanggap naman sila ng buong init alam. Eh, ano na ngayon ang nangyari nung sila nandoon na? Nagkaroon na sila ng reporting. Inireport na nila ang pangyayari. Oh, pero tumindi ngayon ang ilang kaanib nino ng mga Hudyo din, katulad ng mga Pariseo. Hudyo din yung mga Pariseo na yun. Eh. Ano ang kailangan ng wika nila? Kailangan tulino halasin ang mga hintil at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Ituloy na natin ngayon. Oh, next slide po. Next slide. Ayan. Nagtipo ng mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, mahabang hearing, ano? Kumbaga sa korte. Tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na noon ay hinirang ako ng Diyos mula sa inyo upang sa pamamagitan ng aking pangangaral ay mapakinggan ng mga hintil ang magandang balita at sila'y sumampalataya. O kaya anong mapapansin natin? O, ang unang tumayo ay si Pedro. Bakit? Kapagkat siya man eh, nakarating din sa kahintilan eh. Ano sabi niya? Ang sabi niya, mga kapatid, nalalaman na ninyo noon ay hinirang ako na mula sa inyo upang sa pamamagitan ng aking pangangaral wika ni Pedro ay mapakinggan ng mga hintil ang magandang balita at sila'y sumampalataya. Kaya si Pedro sang-ayon sa pag-alib ng mga hintil kahit na mayroong pagkakaiba-iba pagdating sa tradisyon at maging sa ritual. Kasi ang mga hintil, hindi ho sila halas eh. Eh, pagkatapos ni Pedro, ano nangyari? Sa 12, tumahimik ang buong kapulungan at pinakinggan ang salaysay ni Bernabe at Pablo tungkol sa mga himala at kababalagang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Ano ang nangyari pagkatapos na magpatotoo itong si Pedro tungkol sa kahintilan na nagbigay ang Diyos ng patotoo sa kanila nang siya'y mangaral doon? Tumahimik ang mga kapatid. Eto na ngayon, pumasok pa si Pablo at Bernabe at nagsalita rin. Anong sinabi nila tungkol sa mga himala at kababalagang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila? Patotoong sang pabor sila sa pag-anib ng mga hintil. Eh pagkatapos na magsalita ni Pedro Bernabe Pablo, sino naman ang nagsalita? 13. Pagkatapos nila, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Yan ay nakiusap si Santiago. Pakinggan ninyo ako, mga kapatid. Ipinaliwanag na ni Simon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hintil upang sila rin ay maging bayan para sa kanyang pangalan ang sumang-ayon dito ang salita ng mga propeta tulad ng nasusulat. Tuloy natin. Wala na pala. Okay? Anyway, ano ho nangyari pagkatapos magpatotoo ni Pablo at Bernabe? Nagsalita itong si Santiago. Ano sabi niya? Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ipinaliwanag na ni Simon. Sino yung Simon? Di yan ay si Pedro. Kung paanong unang dinalong ng Diyos ang mga hintil upang sila rin ay maging bayan para sa kanyang pangalan. Oh? Sumasang-ayon dito ang mga salita ng mga propetang tulad ng nasusulat. Hindi na natin itinuloy. Yan po ay sulat sa lumang tipan tungkol sa mga hintil na magiging kabilang sa bayan ng Panginoon Diyos. Kaya, mga kapatid, kung ating pangitutuloy po yan, ang ating pagbabasa po niyan, ay nagkaroon ng desisyon ang mga kapatid. At ang sabi nga, at minagaling ng Espiritu Santo at namin, hayaan nyo na ang mga hintil na magbalik loob sa Diyos. Kaya ang konting pagtatalo, kaya nagpaalaala si Pablo, magkaisa tayo, mga kapatid. Nagkaroon ng konting pagtatalo, na resolba naman yon.
sa pamamagitan ng mga may tungkulin, mga apostol, di po ba mga kapatid? Ngayon ang sabi nila, yan daw si Santiago dyan, siya daw ang tagapamahalang pangkalahatan. Wala tayong nabasa dyan tagapamahalang pangkalahatan, di po ba? Si Santiago po riyan ay isa sa mga apostol. Ano katunayang ang sinabi niya, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Yun ay hindi mandatibo na very authoritative siya ang sabihin ako, ang namamahala. Ang totoo, may nabasa tayo dyan. Ano sabi yan? Ang sabi riyan, ay dinala nilang problema doon sa Jerusalem sapagkat nandoon ang mga apostol at ang matatanda sa iglesia. Ngayon, tingnan natin sa mga ibang sali ng Biblia. Sa Acts 15:9, sa next slide, okay. Diyan po sa CEV, ano po, sa isang version ng Biblia. And so, si Santiago nagsasalita riyan. And so, my friends, I don't think we should place burdens on the Gentiles who are returning to God. I don't think. Okay? Sa English Revised Version, ang sabi, so I think we should not make things hard for those who have turned to God from among the non-Jewish people. So I think, sa Tagalog, iniisip ko, kumbaga sa palagay ko, sa akin lang, we should not make things hard for those who have turned to God from among the non-Jewish people. Sa JT naman, oh, ito nakasulat. It is my opinion, James went on, that we should not trouble the Gentiles who are turning to God. It is my opinion. Hindi ho siya nagsasabing ako ang namamahalang pangkalahatan. Mga kapatid, tayo po ay by the book, nakasulat sa Biblia po yan. Oh, kaya nga dinala ang problema sa Jerusalem sapagkat nandoon ang mga apostol. Hindi sila aming sapagkat nandoon ang nag-iisang mamamahala o namamahala sa kanila. Hindi po. Kaya silang lahat kung tawagin nila, sila po ay parang isang team. Ang gawain nila may teamwork sila. Di ba? Nagkakaisa sila sa pangangasiwa sa iglesia. Bakit? Eh alam ni James kung sino ang chief shepherd. Alam ni James kung sinong tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Sinong tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia na yan din ang ating kinikilala. Eh di ang may-ari ng iglesia. Ang ating pangulong, tagapag-alagang pastol ay si Yahusha na hanggang ngayon buhay, nasa langit, nasa kanan ng Diyos. O eh, ba't mo aagawin yung karapatan ng Panginoong Yahusha? Di ho ba? Kaya ang sabi ni James, I think, sabi niya, and so my friends, I don't think, sabi pa nga niya, ang sabi naman niya sa GNT, sabi, it is my opinion. James went on. Pagkat siya ay hindi chief shepherd, kundi siya ay under shepherd. Katulong ng chief shepherd. Kami, katulong ng chief shepherd sa pangangalaga sa iglesia. Di ba, mga kapatid? Katulong. Oh, dapat nating igalang ang isa't isa. Dapat ninyo rin igalang ang ministro, mga kapatid. Sapagkat ang gawain ito ay gawain ng Panginoong Yahusha Kristo na iniwan sa mga apostol na nang dumating ng mga panahong malapit na wakas ng mundo, eh naghalal ng mga ministro sa tunay na iglesia para pangalagaan ang anumang bumangong problema sa loob ng iglesia, mga kapatid. Kaya, maging nung unang iglesia, bagaman iisang kanilang pananampalataya, may pagkakaiba-iba sila o hindi sila uniformado. Bakit? May mga tradisyon eh. Katulad ng mga Hintil, meron silang ritual. Di ba, mga kapatid? Kaya tama ang sinabi ng ating nabasa kanina eh. Di ba? Sa ating referensya na ang sabi ay when there is unity in a group of people, they treat each other with respect and tolerate each other's differences. Diba? Bagamat na mayroong pagkakaiba-iba, pagdating po sa ikangay kaugalian na ritual, eh nare-respeto pa rin nilang isa't isa. Nagkakaisa pa rin sila sa pananampalataya.
Iginalang ng mga Hudyo ang mga tradisyon at ritual ng mga Hintil. Ano po ang dapat nating lubos na maintindihan tungkol sa pagiging isa nating magkakapatid kay Yahusha? Basahin natin, Galacia. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego. Nakita niyo ba ang sagot ni Pablo? Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego, ang alipin at malaya, ang lalaki at babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Yahusha ang Kristo. Alam niyo mga kapatid, maliwanag na po yung ating binasang yan. Alam niyo kung paanong si Abraham ay pinagindapat ng Panginoon Diyos. Binigyan siya ng biyaya dahil sa kanyang pagsampalataya sa salita ng Diyos. Tayo man, maging ang unang iglesia, mga kapatid, ay gayon din dahil sa ating pakikipag-isa kay Yahusha Kristo. Pero alam nyo ang batas na ibinigay sa Israel noon sa pamamagitan ni Moises. Lumikha nga ito. Yun ay yung problema natin nabasa sa aklat ng gawa. Lumikha ho yun ng isang malaki o mapait na pagtatalo-talo sa unang iglesia sa pagitan ng Hudyo at mga Hintil. Kasi ang mga Hudyo, mayroon sila kung tawagin ay Jewish na mga laws na dapat ay halasin ng lalaki. Panahon pa ni Abraham, nagpatuloy po yan. Ito hanggang sa panahon natin, di ba, mga kapatid? Pero mga Hintil, hindi ho nila naging kaugalian yun. Di ba? Pero sa panahon ng ating Panginoong Yahusha, inalis na yung mga ritual na yan. Ng paghahalas. Kaya ano ang sabi sa Biblia? Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego. Wala na. Ang alipin at malaya, wala nang pagkakaiba yan. Ang lalaki at babae, wala na rin pagkakaiba yan. Paanong nawala ng pagkakaiba ang Hudyo at Grego, alipin at malaya at lalaki at babae? Sapagat sabi ang lahat kayo kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Yahusha ang Kristo. Kaya ang mahalagang usapan, kaisa ka ba ng Panginoong Yahusha Kristo? Opo, taga saan ka ba? Taga Africa, ikaw, Pilipinas, ikaw, sa lugar na Japan. Wala na, hindi na yun ang usapan. Ano ang kulay mo? Ano ang laki ng mata mo? Singkit ba yung mata mo? Bulaga ba yung mata mo? Ang tenga mo, maliit ba o malaki? Malapad ba yung mukha mo? Malapad ba yung noo mo? Makitid ba yung noo mo? Hindi na po yan ang usapan ngayon. Wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo at Grego, ang mahalaga. Iglesia ka ba ni Yahusha? Opo, kayong lahat ay pare-pareho. Sa harap ng ating Panginoon Diyos at sa harap ng ating Panginoong Yahusha. Yan ang mahalaga ngayon, yan ang usapan ngayon. Mga kapatid. Kaya sa atin, ginagalang natin ang naging tradisyon ng mga kapatid nating may ibang kinalakhan, yung upbringing nila. Ginagalang natin yun. Tulad ng mga Hintil, nirespeto yon ng mga Hudyo, ng pagtibayin ng mga apostol, nagkaisa sila. Nagkaroon sila ng consensus at kanilang sinabi, minagaling namin at ng Espiritu Santo. Hayaan na natin ang mga Hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Bakit po mga kapatid, napakahalaga ng ating pagkakaisa, hindi uniformidad sa ating pagsasama-sama bilang mga tagasunod ni Yahusha. Basahin natin sa ikalawang Korinto 13:11 hanggang 14. Sa katapus-tapusan mga kapatid, paalam na. Mangagpakasakdal kayo. Mga aliw kayo. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Mangagbatian ng isa't isa sa inyo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal ang biyaya ng Panginoong Yahusha Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.
Mga kapatid, bakit po napakahalaga ng ating pagkakaisa? Hindi yung uniformity o uniformity o uniformidad. Bakit may pagkakaiba-iba tayo. Pero iisa tayo sa harap ng ating Panginoong Yahusha at ng Diyos. At mahalaga po yung pagkakaisa sa ating pagsasama-sama bilang mga tagasunod ni Yahusha. Napagka sa ganitong paraan, makakasama natin ang Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga kapatid sa lokal ng Corinto, ang sabi, magpakasakbal kayo! Kaya ang pagpapakabanal, kasama yan sa ating pinagkaisahan. Nung tayo dinoktrinahan, dito ho, magbabagong buhay tayo. Dito po, iwan natin ang lahat ng kasama. Ngayong alam na natin ang katotohanan, magpatuloy tayo, mga mahal na kapatid, sa pagpapakasakdal. Hindi tayo banal, hindi tayo perpekto, pero ating hangarin. Sabi nga, pilitin natin na sa araw-araw ng ating pamumuhay, magawa natin ang tama. Pilitin natin. Kaya natin po yun, mga kapatid. Mga aliw kayo. Mga kaisang wika kayo ng pag-iisip. Nakita nyo? Bago magpaalam si Pablo sa lokal ng Corinto, sabi niya, mga kapatid, paalam na, pero magkaisa kayo. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan, yun ang pinakamasanap. Kahit magulo mundo, kahit ang mundo'y puno ng kaharasan at magkawalan ng kapayapaan. Pero pag sa gitna natin ay nagkakaisa tayo, mabubuhay tayo ng may kapayapaan. Hindi lang yon, ano ang mahalaga? Sabi ni Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Siya ang ibig nating, yan ang ibig natin na matamo sa buhay nating ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Hindi ho ba kapag tayo ay nasa pagsunod, dumating man ang pagsubok, sapagkat tayo nasa pagsunod, sinubok lang tayo. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Naharap natin ang pagsubok sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Nalalampasan natin ang kahirapan sapagkat kasama natin ang Diyos. Kakasakit tayo, dumalangin tayo sa Diyos. Pinagaling tayo, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nang dumating itong COVID-19 na napakarami ng pinatay at ngayon ay nagkakaroon na naman ng resurgence, bumabalik na naman itong nakamamatay na pandemyang ito, itong COVID-19. Pero nang tayo manalangin sa Diyos, pinagaling tayo ng Diyos. Marami pa tayong mga kapatid, marami pa tayong kaibigan ang nasa ospital. Ako, alam natin may mga kapatid tayo nandiyan na dapat isama natin sa panalangin. Sila sana'y dugtungan pa ng Diyos ng buhay at pagalingin sa karamdamang yan. Kaya napakasarap pagkakasama natin ang Panginoon Diyos. Pagkang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na ang lahat, mga kapatid. Mahirap man ang takbuhin pa natin itong sasalungain natin, matindi pa itong mga pagsubok na ito . Kaya inihahanda tayo ng Diyos . Bago niya isugo ang kanyang bugtong na anak at makita natin sa alapap, nakagayak na ang iglesia. Ang iglesia ay nakahanda na para sumalubong sa kanya. Kaya tayo sinasanay ng Diyos. Dito pa lang sa buhay na ito, magmahalan tayo. Pag-ibig ng Diyos ay isa sa atin. Magkaisa tayo. Ang pag-ibig niya isa sa atin. Tayo magkaisa at magkaroon ng pusong handang tumulong sa isa't isa. Sa atin ang Diyos. Tutulong ang Diyos. At kung ang Diyos ay nasa atin, mga kapatid, ang lahat ng biyaya na gusto niyang ibigay sa atin, biyaya na hindi maglalayo tayo, hindi maglalayo sa atin sa Kanya, tatanggapin natin maging sa buhay na ito. Nag-aalala ba tayo sa ating mga anak? Hayaan natin sila sa Diyos. Atin silang ihabirin sa kamay ng ating ama na si Yahuah. Kay Yahuah natin ihabirin pati ng ating mga apo. Mga kapatid natin na nasa bansang Pilipinas na naghihikaus din. Ihabirin natin sila sa ama
Sabi natin sa ama-ama kami, handa kami tumulong. Pero ang pagtulong namin ay may limitasyon. Ang ibig namin, pakitulungan niyo po sila. Higit sa lahat, sila man sana'y makaunawa. May natira kang mga anak mula sa anak na babae ng siyo. Nagtira ka ng napakakaunting labi. Diyan sa napakakaunting labi, sana ay makasama sila. Mamulat sila sa tama. Ang hula mo'y hula, matutupad at matutupad. Hula na Diyos yan eh. Kaya sana basbasan tayo ng Ama at tulungan tayo sa lahat ng sandali at sa natitira pa na ating ginagawang paglalakbay at kung papalarin tayong abutang buhay, sana'y makasama tayo sa sasalubong sa ating Panginoong Yahusha at doon ay tayo liligaya ng magpakaykailanman. Pupuri sa Diyos at sa ating Panginoong Yahusha. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Dakilang Yahuah, Ama na makapangyarihang ka po sa lahat, walang hanggan ang aming pasasalamat. Napakalaki ng utang na loob namin sa iyo sapagkat ang buhay namin ay galing sa iyo. Marami kaming pinagdaanan din na akala namin na yun ang wakas namin. Pero hindi po pinayagan na kami ay kapagpangahingahin ng maaga. Napagkat na meron ka pang layon, meron ka pang ipinagagawa sa bawat isa sa amin. Gustong-gusto mo na kami mga pinili mo mula sa mga tinawag, kakitaan mo ng tunay, lubos na pagkakaisa. Ama, tao lang kami na may hangganan ang aming kakayanan, ang aming iniisip, ang aming damdamin. Pero sa tulong at awa mo, Panginoon, alam namin, magagawa namin ito. Magpaparaya kami sa kapatid. Tataglay namin ang kaamuan. Tataglay namin ang pag-ibig. Sana makita mo ito sa amin. Kahit mahihirap lang ang mga anak mo, di man kami sagana, basta ang mahalaga sa amin, sa tuwing kami tumatawag sa iyo, lalo sa pagsamba na gaya nito, maramdaman ka po namin, masayang-masaya na kami, Panginoon, sapagkat ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang isang nagpapatibay, nagpapalakas sa bawat isa po sa amin. Kaya parang awa mo po sa bawat pamilya ng iyong mga anak, palakasin mo kami sa pananampalataya. Pag-aliin mo po ang pagkakaisa, lubos na pagkakaisa, upang sa ganito, dito pa lang ay makita mo na, iginagayak mo na namin ang aming mga sarili upang kung kami, Panginoon, ay datna ng iyong bugtong lalak, sana makasama kami sa sasalubong sa kanya pagdating niya sa kanyang pagkuha sa mga iglesia ni Kristo upang makasama niya dyan sa lagi. Ama, alalahanin mo po ang mga may karamdaman. Alalahanin mo po ang mga naghihirap namin, mga kapatid. Ang kinakapos, ang walang makain halos dahil sa kahirapan, alam namin, ang kanilang kahirapan, ang kanilang pagluha. Dinggin mo po sila, masaklulawan mo sila. Pakiulat mo po iyong kamay upang sama-sama pa kami sasamba, luluwalhati po sa iyo. Salamat po. Salamat po sa biyaya, sa tungkuling tinanggap namin at pinananatili mo sa amin. Ang tanglaw ng iyong mga salita, yun ang susundan namin. Hanggang sa masapit namin ang kawakasan ng aming paglalakbay. Umaasa ho kami lubos na iyong tinanggap ang aming mga pasasalamat. Pinatawad ang aming kasalanan. Sa ngalan po ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas.
biyayang pagliligtas ng Panginoon natin Yahusha, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuah at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay siyang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, mayroon tayong ilang mga tagubilin. Nandiyan po sa ating screen. Share our information from Facebook, YouTube, and webpage. If you have any questions on how to provide your offering, please email us at questions@churchofyahusha.org. Maasa kami na yan po'y maliwanag sa inyo. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. O halina't kay Yahusha'y sumunod at kami na magkalingan ang Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpagkatatag at sa panig natin ang Amang Banal.